Maligayang pagbabalik mga tol. Welcome sa Yoming Sports TV. Pag-usapan muna natin ngayon mga tol ang mga nakuhang awards ni Naoya Inoue at ang update sa laban ni Juna Sultan. From the MGM Grand, Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ngunit bago yan mga tol, pakisuporta naman ng aking channel. Maraming salamat. So ayun nga mga tol, medyo masaya nga ngayon ang kasalukuyang Unified Bantamweight Champion, Japanese Monster Naoya Inoue, dahil sa mga awards na natanggap nito sa taong 2021. Sa kabila daw na hindi niya nakuha ang gusto nitong bakbakan, at nagpapasalamat din itong si Inoue mga tol sa mga supo-suporta sa kanya. At asahan din daw natin mga tol na mas magliliyab ang kanyang karera sa taong 2022. Bakas din sa mukha ni Inoue mga tol ang kasiyahan dahil nakasama nga nito sa cover ng isang magazine ang kapwa niya kampiyon at pound for pound fighter, ang WBO welterweight champion Terence Bud Crawford, at ang undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez. At ang susunod na laban naman ni Inoue mga tol ay alam naman siguro na nating lahat na kasalukuyang inayos ang rematch nito kontra sa ating pambato na si WBC bantamweight champion Nonito Donaire Jr. At sa kabilang balita naman tayo mga tol, ayon nga sa interview ni Pauka Sports, sinabi nga ng isa pa nating pambato at kasalukuyang WBO Intercontinental Bantamweight Champion Juna Sultan, na ayon pa nga kay Jonas mga tol, sa lahat ng kampiyon sa kanyang division ay si Naoya Inoue daw talaga ang gusto niyang sagupain, kahit mas maganda nga daw sana ang WBO belt dahil WBO Intercontinental belt ang hawak niya ngayon. Ngunit hangkat maaari daw mga tol, ayaw nito labanan ang isa pa niyang kaibigan at ang ating pambato na kasalukuyang WBO bantamweight champion na si Jandrel Casimiro, dahil gusto niya rin daw iwasan mga tol ang Pinoy versus Pinoy na sagupaan. At alam naman natin mga tol, kasalukuyan ng niloloto ang susunod na laban ni Jonas kontra sa kapatid ni Gary Russell Jr. na si Gary Antonio Russell, dahil parehas pasok nga ang dalawa sa bantamweight rankings. At kung sakaling manalo nga si Juna Sultan mga tol laban kay Gary Antonio Russell, sigurado wala na talagang kawala si Naoya Inoue sa mga Pinoy. At kasalukuyang nagtitraining na ngayon si Juna Sultan mga tol kasama ang strength and conditioning coach na si Memo Heredia, dahil gusto na rin talaga ni Heredia mga tol na magiging world champion si Juna Sultan. At ang target nga nitong sagupain mga tol ay ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Para sa inyong opinion at suggestion mga tol, i-comment nyo na lang sa baba at ating babasahin yan. Maraming salamat.